Pumalo na sa higit 700 ang kaso ng COVID-19 sa bansa at kasabay po nito, hindi inaprubahan ng DOH ang COVID-19 testing center sa Marikina. Para sa ibang detalye, nagbabalita live si Greg Gregorio. Greg, anong latest dyan? 71 karagdagang kaso ng COVID-19 ang naitala ng Department of Health simula kahapon. Dahil dyan, pumapalo na ngayon sa 707 ang kasalukuyang bilang ng COVID-19 cases sa bansa. 45 naman na ang naitalang COVID-19 mortalities habang 28 ang naitalang COVID-19 recoveries. Bagamat inaasahan pa ang patuloy na pagtaas ng bilang dahil sa mas mabilis na ngayong pagtitest ng mga nabimbing specimen sa mga laboratorio, nakikiusap ang Department of Health sa lahat ng persons under investigation o PUIs at person under monitoring o PUMs na sundin ng mga patakaran ng home quarantine at huwag nang lumabas ng bahay para maiwasan ang posibleng pagkalat pa lalo ng virus gaya na lamang sa kaso ni Senator Coco Pimentel. Ito ay matapos mapaulat na nagtungo siya noong Martes ng gabi, March 24, sa Makati Medical Center para samahan ng asawang nakatakdasan ng mga anak. Pero sa mismong gabing iyon ay nalaman din niyang positibo siya sa COVID-19. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nagkaroon ng breach of protocol sa pagtungo ni Pimentel sa Makati Medical Center habang iniintay pa niya ang resulta ng kanyang testing. Itinanggi rin ni Secretary Duque ang mga kumakalat na balitang nakialam daw siya para tanggapin ng Makati Medical Center ang asawa ni Pimentel. Narito ang kanyang pahayag. Kami po ay sumasang-ayon na nagkaroon ng breach sa quarantine protocol at na hindi dapat nangyari ito. Susundan po natin ang yapak ng mga lead agencies na inatasan upang panatilihin ang peace and order kasama na ang pag-handle ng violations sa quarantine protocol. Hindi po ako tumawag sa Makati Medical Center para po makiusap na kanilang tanggapin sa kanilang ospital ang asawa ni Senator Coco Pimentel. Gate pa ng kalihim, walang VIP treatment pagdating sa COVID-19 testing. Ipinapaalala ng DOH sa mga laboratorio na sundin ang first-in, first-out policy sa pagproseso ng mga specimen. Samantala, nilinaw ng Department of Health ang dahilan kung bakit hindi naaprubahan ang laboratorio ng Marikina City para sa layuning makapagsagawa ng sariling COVID-19 tests. Bago yan ay naglabas ng pahayag si Marikina Mayor Marcelino Teodoro na nagsasabing nakatanggap sila ng isang sulat na nagsasabing inirerekomenda ng DOH na dapat ay nakahiwalay mula sa gusali ng Makati City Health Office ang naturang laboratorio. Narito yung paliwanag ni Secretary Duque ukol dyan. Hindi po naaprubahan ang laboratorio dahil hindi po pumasa sa standards on space and biosafety. Nasa 6th floor po kasi ang kanilang laboratorio. Kaya imumungkahi ng DOH na gamitin ang laboratorio ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center or mag-set up ng laboratorio sa ibang lokasyon. Pwede itong modular o prefab infrastructure lamang. Tutulungan po sila ng RITM kung paano magpatayo ng isang facility na nakasunod sa guidelines for biosafety. Bok, sa isa ring pahayag ni Mayor Marcelino Teodoro, sinabi niya na nainilaan naman nila itong kabuuan ng 6th floor ng Makati City Health Office para doon sa laboratorio. Bukod pa dyan, naglaan din sila ng hiwalay na elevator para dyan. Magkagayon man, kung ganito daw ang rekomendasyon ng DOH, ay handa silang sundin ito. Makapagsagawa lang ng testing na inaasahan daw na mapapakinabangan ng mas marami pa nating mga kababayang posibleng apektado ng COVID-19. Nang sa gayon ay agaran silang mabigyan ng nauukol na medikal na pagtugon. Bok, idagdag ko na lamang din o inanunsyo ni Secretary Duque kanina na 6 na mga doktor na ang nasasawi sa gitna ng paglaban ng bansa sa COVID-19. Magbibigay daw ang pamahalaan ng 1,000,000 piso para sa mga pamilyang naulila nito bilang pagkilala sa kanilang mga sakripisyo. Ito namang mga health workers natin na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19 at pagtugon dito sa mga kababayan nating positibo sa virus
ay mabibigyan daw ng COVID-19 risk allowance. At kung sakaling sila ay magkasakit, sasagutin daw ito ng PhilHealth at kung makaranas ng severe cases ay mabibigyan sila ng 100,000 pesos. Bok, do we have any idea if the health department is interested in pursuing any case against Senator Coco Pimentel? Kasi napag-uusapan na rin yan, including some private lawyers. But what about the DOH? Is government looking at that possibility? Bok, batay sa pahayag ni Health Secretary Duque kanina, tila iwas ang DOH sa pagbanggit ng kung anumang karampatang parusa ang dapat na ipataw sa isang lumabag sa home quarantine protocol. Ipinapaubaya na nga lang daw nila sa ilan pang ahensya na miyembro ng IATF ang pagtugon dito, particular na dito sa mga ahensyang nagpapatupad ng peace and order, lalo na sa gumugulong na enhanced community quarantine. Bok? Bok, doon naman ako sa issue ng yung testing laboratory na tinayo ng Marikina. So it appears, at least by Duque's declaration, that it's an issue of location. He was talking about space and biosafety issues. Pero kasi in previous interviews, si Mayor Marcy Teodoro was giving the impression that this was a joint project of some sort by the Marikina government and the DOH. So lumalabas dito sa sinasabi ni Duque na parang wala silang kinalaman at all, ganun ba, doon sa pagpapatayo ng Marikina? Bok, nung nakausap natin kahapon si Marikina Mayor Marcelino Teodoro, sinabi niya na inisiyatibo nga ng Marikina LGU itong pagpapatayo nitong laboratorio. Pumasok lamang yung partisipasyon ng RITM at ng DOH nung nagsagawa sila ng pag-check nitong Lunes. At itong Lunes daw ay nabigyan na sila ng verbal recommendations kung ano yung mga dapat baguhin. Minimal adjustments lang daw yung mga unang binigay, katulad ng pagtitint ng ilang mga salamin at paglilipat ng air conditioning system. Pero wala pa daw nabanggit noong mga panahon na yun na kailangan palang hiwalay na lugar itong pagtatayuan ng laboratorio para sa COVID-19 test. Bok? Yeah, I'm referring kasi to interviews we did with Marcy Teodoro, I think last week pa eh. Where he said na, you know, it's some sort of a joint project, although hindi naman siya firmly joint project, pero may participation daw yung DOH earlier pa. What I'm trying to say is that if the LGU found out early on na may ganung requirement, they would have, or they could have, or they should have made adjustments as to where to put the lab. Hindi ngayon tapos na lahat. I'm just wondering lang kasi kung anong level ng participasyon ng DOH dito sa pagpapatayo ng lab, if at all, if they had any participation at all. Bok, dahil dyan din sa usapin na yan, simula kahapon ay nagpahayag na yung DOH na kung meron pang iba mga LGUs na mayroong inisiyatiba sa pagtatayo ng mga laboratory testings para sa COVID-19 test, mangyaring makipag-ugnayan daw muna sa kanila para mabigyan sila ng nauukol na guidelines kung ano ba yung mga pasok sa standards at may biosafety measures batay na rin sa ginagamit na guidelines ng RITM. Willing din naman daw ang DOH at ang RITM na tulungan ng mga LGUs na ito na makapag-identify ng lugar at kung paano isi-set up itong mga laboratory tests na ito, dahil at the end of the day, makakatulong din itong mga initiatives na ganito ng LGU para mas palakas pa yung capability or capacity ng Pilipinas sa pagtitest ng mga COVID-19, mga specimen na posibleng apektado ng COVID-19. Bok? Okay, maraming salamat, Greg Gregorio.